Yun, okay na sana. Kaya lang, tapeng! Nabi niya gan. Welcome to the Christian world. Isa yung malambot. Mucho. Rinig yata sa video yung ding. Grabe. Anyway, ano muna? Palit muna ng gulong. Kumusta mga good vibes? Ayan, napag-trail na ulit. And finally, matetesting na itong Trifox MFM 100. Yung bagong bike build na full suspension carbon XC mountain bike. Bago rin yung camera ang gamit ko ngayon. This is the Insta360 1RS Twin Edition. So ano ba yung kasama pag bumili nitong Insta360 1RS Twin Edition? So buksan natin. So for registration and warranty purposes, merong QR code dito. Tapos ito na yung main unit. And then yung camera na may half inch sensor. And then itong 360 mod lens. Tapos kasama na rin yung battery. Yan. Pero pinalitan ko yung lens. Naka 1 inch mod ako ngayon. Naka 1 inch sensor na naka Leica lens. Kaya tingnan natin yung quality nito, both audio and video. So yun, ride muna sa trail, yun yung pag-usapan natin ngayon. Eto na. Yan. So ito yung medyo challenging na testing para sa Insta360 1RS kasi makulimlim. Alas 4 na ng hapon tapos hindi ganong kaaraw kasi nag-uulan lately. Tapos medyo mahangin pa. So matesting na rin yung audio quality sa wind noise. So ito, pasok na tayo ng trail. Okay, green light. First part of the trail, Condo Trail. Ayan. Woo, sarap. Nasaan yung mga bumps dati? Wala. Enjoy ko agad. Pero iba. Feeling ko parang malambot yung gulong ko, pero hindi. Yung rear suspension yun. So ngayon medyo dahan-dahan muna. Ayan. And wala akong idea sa quality ng video kasi first time kong gagamitin itong Insta360 1RS na naka 1 inch mod. Yan, as in, kaka-unbox ko lang nito. Wow. Ramdam ko yung baba ng bottom bracket. Ang baba ako. Wow. Pleasurable. Okay, so dito matatesting yung wind noise. Medyo lumalakas yung hangin. Naka-mounting bracket siya, naka-casing. So tingnan natin kung maganda ba yung labas nung sound. Or baka muffled, or baka kulob. Hopefully hindi. Ayan. Medyo may araw dito ng konti. Sana tumama pa yung araw para mas saturated. Aray ko! Ha? Yung puno! Yung sanga! Pag ganun kataas yung damo, mag-iba pedaling ko rito kasi medyo mababa yung pa ako, nagbabob eh. Saya-saya yung mga medyo bumpy na section, si medyo forgiving naman, pero alam mong may konting tagtag na wala eh, mas naging forgiving. So yung in-unbox ko yung Insta360, separate yung components niya. So nandyan yung mismong core, yung battery, at saka yung upgraded na half an inch na camera. So sila yung nagbubuo ng mismong action camera. Yan. And then optional purchase naman, itong 1 inch lens na may Leica na naka Leica. Okay, naka exit na tayo. Ito naman tayo sa may bandang gilid, may creek. Sa pool ang handlebar. The best talaga pag bago yung lens, pag ganun. Pag pinipilas mo yung plastic na nasa na nakabalot dito, panalo. And the usual flow tracks dito sa Fill & Best. Testing the new Trifox MFM 100. Yan. Woo! Nakakahigay mag-bike at magsalita.
at the same time. Uy, si na Rob to ah. Si Rob tsaka si Gab sa kabila. Mabibilis yung mga yan, baka mahabol pa ako ng mga yan. Okay, another part of the trail. Oops, yeah. Wew! Tapos, hindi ko alam kung liliko ako, magsasalita. Okay, medyo matataas dito. Ang pinaka first time ko magamit, itong 1 inch na lens. May 1 inch na sensor. Yan. And wala pa akong idea kasi nga first time ko pang magamit ito pagdating sa quality. And nalaman ko to upon editing. So kung napapanood ito ngayon, comment nyo naman, how's the audio, how's the video, yung overall quality ng video. So tayo rito. So mangyayari dito, lulusong to eh. Tapos so switch back bigla na akyat. Woohoo! Tapos once na nakakaraos na rito, yun yung flow track. Tapos sa mga damo, grabe. Yan. Kung maka-comment ako doon sa babang puno, kala mo, tangkad ko eh. Yan. Medyo lumalakas yung hangin. Hopefully, maganda pa rin yung quality ng audio. Ito yung sa mga chill na masayang part ng Hilly Trails eh, itong section na to. And then afterwards, yung heart attack, tapos yung bituka. Yung saka yung EXO. Yun, medyo mas paguran doon. Nung kinikilala ko uli yung feeling best, doon ako napapagod sa part na yun eh. Anyway, isang battery lang yung gamit ko ngayon. Wala akong dalang extra. Ang sabi, the battery is 21% more compared to the Insta360 1R, yung pinalitang model nito. So dati 1R, ngayon naman 1RS. So kaya na yung mga high resolution and higher frame rate. So mga 4K tapos 60fps, may 5.7K pa. Tapos meron pa 6K. Ganun siya ka-solid. Oh, taas! Walang bato. Ganun yung heart attack. Correct me if I'm wrong, pero ang tawag nila dito, heart attack trail. Isang diretsyong mahaba lang yan. Challenging, sobrang challenging. Kasi dito ko na makakaramdam ng hingal. So yun nga, try natin ng high resolution, high frame rate. I'm shooting at 4K and 60 frames per second na ngayon ko lang ginawa ulit. So hopefully maganda quality. Exit. Hindi ko lang sure kung makakasalita pa ako sa EXO. So ito yung papasok na whisper. Recession grounds, sarado pa. Sheesh! Saya. Solo ride muna sa hapon. Hopefully makasalita pa ako na maayos. Pansin ko lang sa Insta360, pag nag 360 cam kasi na-upload sa social media, Instagram stories, my day, parang bumababa yung quality. Kung ano yung shoot mo tsaka sa inedit mo, na kalidad nawawala, parang kinocompress. And I hope maayos nila yon, kasi sobrang sayang. Tinry ko na lahat dati. Nag render ako ng 4K, etc. Wala pa rin. Tawa pala. Oy, Rob! Ikaw pala!
Kaya binibidyoan ko lang yung yung ride. Siya sa mga kasama mo si Gab. Oo. Nahatanaw ko kayo eh. Ang bilis nandito na kayo. Ayan, sabi na nga ba eh, sa likuran ko si Narob tsaka si Gab. Grit na kami, J-R-I-T tapos Grit. RMG. Grit RMG. Ayan, taga South din. Halo-halo. Halo-halo na. Pero may sarili na kami. Ah. Ang hirap kunin ng trail pag madamo. Oo nga eh, nakatapos lang yan. Oo, oh, umano nga kasi nag-uulan ulit eh. Okay, excuse me lang tayo. Maluwag naman sa part na to. Ha? Ay, excuse me po. Grabe yung jump pa agad, no? Oo nga, ang bilis tumubo eh. Ito. Tama, no, dito? Ayan si Narob, tsaka si Gab. Pinauna ko na sila kasi mabilis sila. Kaya try natin mag-keep up. As much as possible. As far as I can. While I can. Hopefully makasabay. If ever makadikit ako, if ever lang magkakrack ako sa Cobra, yeah, medyo hindi ko pagamay masyado yun. Kaya pero mabagal. Yung kinakakayanig yung mga sampang ganun eh. Grabe, tingal talaga ako sa EXO. Tapos sa bituka medyo nako-confuse pa ako rin eh, sa ruta. Hindi ko ka biglang umikot na pala ako, o kaya may iba pa lang dapat pasukin pero na-exit ko, mga ganun hassle. Pansin ko pa rito sa full suspension, mas planted yung gulong sa ground. So nakakadagdag ng traction lalo na sa cornering. Hindi ko sure kung ako lang o ganun talaga. Pero yun yung napapansin ko. Medyo planted siya. Yan, hinto muna rito. Tapos napanginto ako kasi si Nardo, nag-message. Nandito daw siya sa Philly. sabi ko nandito ako sa May Palms. So hintayin ko na lang siya. So tingnan natin baka magkasabay pa kami. You know? Nandito ka pala? Ay, nga gawin grade ride. Oo. Ito lang, dito lang lakad mo. Kalaay mo 'yun, no? Kala ko 'yun si ano, saan? Si Gab bata 'yan. 'Yun oh. No, si Gab nga. Ay si Rob. Nakasabay na dito mga pa. Nakalaay mo nagre-ride ride dito si Nardo. Akala ko sa umaga sila. Umaga hapon na nangyari. Umaga hapon. Sana all nakahapon sa umaga. Ngayon lang kasi yung hapon na hindi umulan dito. Oo nga, pansin ko nga. Kaya kanina nag-iisip pa ako kung tutuloy ko eh. Ngayon lang, kaya ayan, naglabasa na rin yung iba. Naglabasa yung mga, ayun, dami nagra-ride ngayon, parang weekend. Mm-hmm. Pero ano pa lang, Thursday, no? Thursday. Mm-hmm. Ayun na si Narob, saka si Nagab. Ilan pa sila,
Punta pa sila ang ano, Shimano Trail sa may Pacific Rim. Ayun, kakarating lang pala ni Nard. So sabay na kami, isa pa ikot. Taas ano? Sa pool. Ay, shit! Yung kanina? Oo, oh, nakita ako eh. Yun, okay na sana. Kaya lang, tapeng! Nabinyagan. Welcome to the Christian world. Yung sa'yo malambot? Bocho. Grabe. Kasi dito kasi walang sampahan, tapos mataas, pero inakit pa rin namin. Rinig yata sa video yung ding. Grabe. Anyway, ano muna, palit muna ng gulong. Ay, nagulong. Palit muna ng goma. Tapos kung may araw pa, ride ulit. Tawag doon, ang hirap isip kwatin. Kaya pumunta lang ako dito sa Wheelworks, buti na lang may Wheelworks. Kaya yung problema ko sa Wide Dreams, mahirap siyang kunin. Kaya ginulong na lang namin papunta dito. Saka palit na rin ako interior, para sure, hindi na patch. So indoors, medyo low light, check natin, maganda ba yung quality, so comment nyo na lang. Tapos, saka magkakape na lang kami ni Nard. Ay, ang ganda ng ano na. For today? Hindi ba? That's it for today, pero meron pa tomorrow. For tomorrow. Yan, so hindi pa tapos ng video na to, part 2, second day ng ride. Okay, day 2, day 2 na, ng ride. Supposedly kasama ko si Nardo, pero may lakad daw siya, kaya natulog ulit ako. Kaya pagkabangon, setup kagad, kaya lang init na. Time check 10:21. Halos tanghali na. And parang ako lang yung tao rito. Tapos medyo mahangin. Yan, so matatesting yung audio nito kung paano labanan yung hangin. So ikot lang ng konti. Tapos testing natin yung 360 camera. Ito na. Yan, ngayon naman try natin yung tunnel reverse dito sa kaliwa. Medyo scary lang. Ako lang kasi mag-isa. And may weird na pakiramdam dun pag mag-isa. Pero anyway, go na. Dadaanan lang naman. And if ever may kung ano man. Ah! Laki! Ano yan? Gagi, parang bayawak ko. Ano yun? Ang laki, gagi! Kinakabahan na. Hirap talaga ako rito mag-isa. Nakatakot. Promise, di ko alam kung kita sa camera. Pero, ang laki! Parang oversized na bubuli. Ayan, nalalambot na yung... nalalambot ng pedal ko tuloy. Scary! Dapat talaga may kasama ako dito. Ayoko mag-isa. Katakot. Lusong! Iwasan na yung steps. Sige, bilisan na para makaraos na kagad. Ay. Wala tuloy buhelo. Weird ng feeling. Ang laki na no. Nabungad pa lang. Parang bayawak na ewan. Pero ano lang yan, baka bubuli. Na sobrang laki. Oversized. Kumbaga naka plus tires. Plus tires na bubuli. Ayan siya. Kasi matataas yung damo eh. Siguro wag na lang magdi-dismount. Kaibigan tunnel. Kaibigan tunnel. Ay, wag ka magdi-dismount. Ayun na, makakaraos na tayo. Yun lang naman yun. Scary. Oof. Na. Ay. Ay, patapos ni. I survived. I will survive. I will survive. May panic. Laki na no, hindi ako makaget over.
daan. Grabe yun. Grabe yun. So paikot lang yun. Dito nang galing, kanina yung papasok. Yung may bayawak. Tapos paikot, tapos ilalim dito. Ilalim yan. Tapos loose as ahon doon. Pabalik dito. Yan, finally nakaraos na. Grabe yun, ang laki. Hindi ko alam kung nakuhanan sa video, pero feeling ko bayawak yun. Ang laki talaga eh. Imposibleng bubuli yun eh. Kaya gusto ko talaga dyan pag may kasama eh. Sa may tunnel. Yan ngayon sa pumps naman, tapos yung sa may Shimano line or Shimano trail, sa may bungad. Dito may mga bubuli, pero normal lang kasi mailap sila eh. Saka harmless. Harmless naman yung mga yun. Saka pag kunwari nasa trail sila, tatapi sila sa gilid. Hopefully makakita, makasilip, ma-check din. Ayun, di ko lang siya makukunan sa camera. Huw, sarap. Ayun oh, may gumagalaw na sa gilid-gilid. Ganyan eh, kasi nakatambay sila. Tapos, mailap sa tao, kaya gumigilid-gilid sila, umaalis-alis. Kahit sa good thing, mga bubuli, ayun nga, gaya na nabanggit, harmless. At saka, pag marami sila, maganda rin, kahit pa paano kasi, kumakain yun ng mga insekto. Ito na. So, bungad pa lang dito, umaakit ka na. Yan. Grabe, 40.8 degrees Celsius yung temperature, ang init. Ang bumubuhay na lang sa akin yung hangin. Pero pag huminto sa bike, ramdam na yan. Grabe, yung bilad na feeling. Pero pag umuusad sa bike, kahit pa paano may cooling effect pa yung hangin. Kaya mahirap tumenga. Ititenga sa may 7-11 na lang para ma-safe. Ko na kinuha yung switchback na loosened yun. Dito na kagad. Opya, muntik na ako. Grabe. Mas nakakatuwa to sa climbing itong bike na to kasi ang haba ng reach, mahaba yung wheelbase, tapos mababa yung stack height, kaya mas may control ako. Ayan o, saka hindi mabigat yung pedal ko ngayon kasi naka 32 teeth na round chainring. Sakit kung may langgam ako sa braso. And we're done. Ayan. So yung ride ko para matesting itong Insta360 ONE RS na merong Leica lens, yung 1 inch sensor, pati na rin yung 360 na lens nito. So what do you think of the audio quality and video quality of the Insta360 ONE RS according dun sa mga lens na ginamit ko ngayon? At saka bukod pa ron, yung first test ride ko sa trails, itong Trifox MFM100 according sa build na pinagawa ko. So 100mm travel, tapos naka 12 speed na drivetrain, and nagbago na ako from 34 teeth na chainring, ginawa kong 32 para mas may ease of use na rin. And it works well, wala namang bitin, at saka natuwa ako sa geometry nito. It has a longer reach, mababa yung stack height, pero at the same time, hindi ko naging problema yung pedal strikes. Hindi naman pala ganung kababa yung bottom bracket height according dun sa iniisip ko dati, kasi naging concern ko rin yan. So this is it. Ang masasabi ko is love at first ride. Yan. Next. Gustong gusto ko yung feel, gustong gusto ko yung ride quality, yung comfort, pati na rin yung ease of use dito. Paguran pa rin kasi syempre nagra-ride na sa trail, and mas paguran pagpapunta at saka pauwi. Wala nagaano yung stress ng tagtag. I will take this to a more technical section soon. Cross-country trails pa din. Try natin sa secret. Hopefully next time makabisita. And what do you think of this bike? Base sa itsura at saka sa build na rin. And we'll put this more to the test.
So magkakaroon ng long-term review in the future. That's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa pananood. Like, comment, and subscribe. Sa mga nagtatapos ng mga ads, maraming salamat sa inyo. Thank you so much for watching. Ride safe.